Hello mga meses! Welcome again to Cooking with Kata Recipes channel. So for today's video mga meses, ako ay magluluto ng ginataang tulingan. So napakasarap ng ulam na ito mga meses. Kaya samahan niyo uli ako kung paano ko ito lutuin. So first, maglalagay tayo ng olive oil. Dahil mainit na yung pan natin. Medium fire lang tayo para hindi masunog yung oil. So, olive oil yung ginamit ko. Optional naman kung ano yung nasa bahay ninyo. Kung cooking oil, pwede naman siya. Magigisa tayo ngayon ng bawang. Ito yung minced garlic natin. Yan. So, papalabasin natin ulit yung amoy ng bawang. And then, isasama na natin tong garlic, ginger. So, ayan siya. Lumabas na yung amoy ng garlic at saka nung ginger. So, ilalagay na natin itong tomatoes. So, cherry tomatoes ang ginamit ko mga meses. Dahil wala akong yung kamatis na ano lang, normal na kamatis lang. So, ito yung aking nandito sa bahay. And then, itong sibuyas. Lalagyan natin itong sibuyas. Bigasan natin. At palambutin natin yung kamatis. And then, after nyan, atin na siyang itimplahan. So, babalikan natin siya mga meses. So, ayan na siya mga meses. Malambot na yung kamatis niya. Next, lalagyan natin siya ng pepper. Itong vinegar, cane vinegar. Siyempre, lalagay na natin itong coconut. Itong coconut na ginamit ko, or gata, is powder siya mga meses. Wala akong nakita sa grocery na fresh. So, ito yung available na nakita ko. Pero yung gata na to mga meses, tested ko na to. Kasi itong ginagamit kong gata, yung Maggi. Mabango kasi siya. So, ayan, pabayaan natin siyang kumulo dyan.
And then, ilagay natin itong beef cubes. Itong beef cube, ay ito ang ginagamit ko talaga. Masanay na akong gamitin niyang pampalasa. So, mamaya, titikman natin kung kulang pa siya sa alat. Dadagdagan naman natin siya ng asin. So, balikan natin siya mga meses. Pakuluin natin. So, ayan mga meses. Nakulo na siya. And then, tikman natin siya. Ngayon, lalagyan natin siya ng asin. Tsaka itong sili para medyo may kunting anghang. Optional naman yan kung hindi kayo mahilig sa maanghang. Eh, yung mag-aama ko, kumakain ng maanghang. Ayan siya. Ang kamatis, healthy yan. May antioxidant siya. Vitamin C. Siyempre, sabi ng mga doktor. Yan. So, ang lasa niya is may kunting asim dahil dun sa suka na nilagay ko tsaka yung sa tomato na nilagay ko. Siyempre, ang kamatis ay vitamin C din siya. So, ayan siya. Ngayon, lalagyan natin siya ng sugar. Masarap yung balanse yung lasa mga meses. Ayan siya. Creamy na yung kanyang gata. And tikman natin. Tama siya sa alat, tama siya sa kunting tamis at kunting asim. So ganyan ang way ko ng pagluluto ng ginataang tulingan. And then mga meses, dahil templado na siya, ito kasing tulingan ay may kunting asin na rin to. So pinrito ko na siya. Hindi ko siya pinrito ng toasted ha, mga meses. Yung tamang prito lang. So, ayan. Nalagay na natin ang tulingan natin. Dahil templado na yung gata natin, perfect na yung lasa, ilalagay na natin itong tulingan. So, mga meses, pag nagluluto ka, ang daming ayaw sa tulingan kasi nalalansahan sila. Pero mga meses, ang sikreto ko kasi dyan is puhugasan nyo siya ng husay. Ang nanay ko noon, binibilangan pa kami para maghugas ng mga 50 daw na hugas. Wala nang lansa, wala nang dugo. Tsaka malalaman yung mga meses pag malansa ang isda. Pag piniprito nyo siya, malansa.
Ito, pag pinrito nyo siya, wala siyang lansa mga meses. Mabango siya. Kaya hindi ako sanay kumain ng isda na malansa. Kahit sa manok, kahit sa karne, ganun ang way ko ng pagluluto, ng paghuhugas, ini-scrub ko ng asin, tapos hinuhugasan ko ng paulit-ulit. So, ayan siya. Pakuluin natin. And then, syempre, so, ayan siya mga meses. Ilalagay na natin itong ating pechay. So, maraming health benefits din itong pechay mga meses. So, anuhin natin siya na sanayin natin kumain ng mga anak natin ng gulay. So, marami ang nilalagay ko talaga. Depende sa inyo kung gano'ng karami ang gusto nyo ilagay. So, balikan natin. Pakukuloyin lang natin siya and then tapos na yan. So, ayan siya mga meses. Nilagay ko sa ibabaw yung isda para maluto yung pechay. Wala akong dinagdag na tubig dyan. Yung gata na lang, gata niya mismo. So, ano yung water niya dahil dito sa gulay. Water dun sa powder niya, sa coconut powder ang nilagay ko mga meses. So bago nyo ilagay lahat, dapat ano siya, luto na siya, timplado na siya mga meses. Wala na kayong idadagdag. Tamang alat, tamang asim, and tama yung may tamis. Kasi yun ang pinaka-sikreto doon, yung tamis. Parang pinaka-betche namin yun. So, ayan siya mga meses. After 10 minutes, huli natin pinakuluan. Pinakreamy natin yung gata niya. And then, tingnan nyo sa gilid, naglalangis na siya. Depende sa inyo kung gusto nyo pa ng ano sa gata, yung tawag dito. Yung walang masyadong sabaw. Kaya ako kasi ang mga anak ko at saka asawa ko mahilig sila sa sabaw. So, since creamy na siya, naglalangis na siya sa gilid, yummy na, and then yung lasa niya, may kunting anghang, hindi siya maanghang, hindi siya sobrang anghang, tamang anghang lang mga meses. So ayan siya, ito yung gulay niya. Yan. So ayan mga meses, tapos na. Sana nagustuhan nyo ang aking ginataang tulingan na may pechay. Mag-comment kayo kung nagustuhan ninyo. Don't forget to subscribe, like, and then comment kayo para malaman ko kung ano ang lasa ng aking niloto, ang aking itsinier sa inyo mga meses. So, bye-bye mga meses! Sa ulitin ulit! Samahan nyo ako sa next video na gagawin ko. Bye!